Hi, good morning. Good morning. Ngayon po aming i-share sa inyo kung paano po namin pinandar itong sasakyan ng kapatid ko. Noong isang araw kasi, hindi ito umandar. Kaya nga, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pwede natin gawin pag hindi umandar yung sasakyan ninyo. Itong sasakyan na ito is Suzuki Multicab F6. So, una, nung pinandar po ni Elwin ito ng kapatid ko, ayaw gumana. Yun, naisipan namin na baka yung oil ang problema. Kasi kadalasan, pag lumalapot na yung oil, isa yung dahilan na matagal umandar yung sasakyan. Kaya nga, nag-change oil po kami. Pero pagkatapos ng change oil, ayaw pa rin gumana. So, mayroon kaming pangalawang teorya na siguro yung fuel filter. Yung filter ang problema. Papakita namin sa inyo kung ano yung forma ng filter. Pero ayaw pa rin. Kaya nga, tumawag na kami ng isang mekaniko. Kasi hindi namin kaya yon. At pagdating ng mekaniko, inayos niya yung carburetor. Pero ayaw pa rin. So hindi na niya kaya. Tumawag na lang kami ng isang mekaniko. At sabi niya, madali lang yon. Hihigupin na natin ito. Papakita po namin kung paano pinaandar po ang sasakyan na ito. So ito yung sasakyan. Dito sa likod ng sasakyan may compartment ito. Ito. Tinanggal po ng kapatid ko. May mga bolt po ito. Ito isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yun pero nawala na yung isang bolt. So tatanggalin ng kapatid ko yung bolt para makita natin yung buong makina. So ito po, nakuha na po yung bolt. Tatanggalin na po natin. So ito yung forma ng makina. So yung ginawa po namin, pagkatapos na palitan namin yung oil at ayaw pa rin umandar, ito pinalitan namin itong fuel filter. Ito, fuel filter. Kasi ito lang yung alam ko sa dump truck kasi pag hindi po umandar yung sasakyan, kadalasan nasa mga fuel filter yung sira. So ito pala yung forma. Pagkatapos namin pinalitan ito, hindi pa rin. So nag-call a friend na po kami. Yung pagpunta ng mekaniko namin, ito yung ginawa niya. Baka yung carburetor, ito yung forma ng carburetor, nilinis po niya ito, tinanggal niya ito. Baka may nagbara. Baka may nagbara na mga dumi po sa carburetor. Pagkatapos niya natanggal ng carburetor, pagkatapos niya nalinisan ito, hindi pa rin gumana. Kaya nakita ko na hindi po kaya ng mekaniko na ito. So, tumawag po kami ng isang mekaniko, yung expert talaga sa gasolina. So, yung isa naman, dumating, mga alas 3 ng hapon yon. So, sabi niya, madali lang to. So, ang ginawa niya, tinanggal niya ito. Kuha tayo ng light. So, tinanggal niya ito. Ito yung supply ng gasolina mula doon sa tangke papuntang makina. Yung sa ibaba naman, yung sa ibaba nito, makita ba? So basta sa ibaba ng baging ito may hose na naman. So ito yung return. Yung return pala konektado ito sa fuel filter. So ito yung fuel filter. May return, ito yung return. Sabi ng mekaniko, so i-return ito. So tinanggal niya itong supply papuntang carburetor ito. Tinanggal niya ito at tiningnan yung hose. In-on yung yabe ng sasakyan. I-on kasi yon para makikita kung bumubuga ito ng gasolina. Ibig sabihin, functional pa yung fuel pump. Ang problema, pagtanggal niya ito, pagtanggal niya ng hose at inon yung yabe doon, hindi bumuga ng maraming gasolina. Pisik-pisik lang yung ibinigay na gasolina. So sabi niya, madali na ito, hihigupin lang natin ito. Baka kailangan ito ng kate. So hinigup po niya itong hose na ito, hinigup niya. Ayaw pa rin. So sabi niya, pag ganito, may problema yung fuel pump. So titingnan natin doon sa ilalim yung forma ng fuel pump. Dito yung fuel pump. Pero una, tatanggalin muna natin yung gulong. Kasi nasa itaas ng gulong yung fuel pump. So yun ang teorya ng isang mekaniko. Kasi ayaw pa rin na mag-supply ng gasolina. So siguro ang problema is fuel pump. Okay, natanggal na po yung
gulong. At sisilipin natin kung anong forma yung fuel pump. So, nandito na tayo sa ilalim. Ito yung fuel pump. Ito. Yun ang fuel pump. At papunta yung sa, may hose yun. Ito, hose. Ito yung hose. Papuntang filter. So, mula dito, may hose papuntang tangke. So, ang problema, ito, tinanggal itong fuel pump. Bago. At pinalitan ng bago. Kasi sabi ng mekaniko, sira na raw ito. So, bumili kami ng 1,200 na bago. Hindi ito. Kasi, yung bago ay nasira agad. After 20 minutes paggamit po namin. Yun, umandar na yun. Ang problema, namatay agad. Katapos namin, ibinigay yung bayad namin na 1,200 para sa labor. So, pagkatapos noon, yung naibigay na namin yung pera, ang problema, namatay agad yung makina. Pero nakalis na yung mekaniko. Mga alas 5:30 na yun. Ang ginawa ko po, hinabol po namin yung mekaniko doon sa kung saan siya namin kinuha. At sabi niya, sir, medyo madilim-dilim na po. Ipagpabukas na lang po natin. O na yun, di ba may suggestion yung mekaniko? So, ang suggestion ng mekaniko is tatanggalin yung fuel tank. Tatanggalin yung fuel tank, yung tangke ng gasolina. Kasi baka doon yung may yung diferensya, no? Diferensya. So, doon yung sira. So, napag-isipan namin na pag sila yung tumanggal ng tangke ng gasolina, another payment na naman yun. Siguro nasa mga 1.5 to 2,000 kasi hindi po madali tanggalin yung para makita yung kung ano ba talaga yung sira. Bago na yung fuel pump na matay. Pag pati yung filter. Pati yung filter, bago na rin. So, ang ginawa namin, kami na lang yung tumanggal ng tangke para makita namin yung diferensya. Yung diferensya kung ano talaga yung kasi nasira. Bago na lahat ay yung fuel filter. Oh, yung fuel pump bago. Bago na po lahat. Ayaw pa rin eh. Ayaw pa rin. So ang nangyayari, tinesting po namin yung bagong saan ba yung bago? Pakita natin. So ito yung bago naming nabili na ito kinabit namin. Oh. So ito, bago ito. Ang problema, may in and out kasi dito. Ito in, at saka out. Yung in, galing ito sa tangki, no? So, galing sa tangki. Yung out, dito, out, papuntang carburador, papuntang makina yun. So, kasi nakakabit pa ito. So, ang ginawa po namin, nagde-direct po kami. Nag-add po kami ng hose dito, mula sa in, at dito namin sa timba. May timba, lagyan po namin ng gasolina. May hose po dito at pinahigo po namin directly para matitingnan, makikita namin kung nagpa-function ba ito. Nagpa-function ba talaga? Bumubuga ba ito ng gasolina? Problema, ayaw bumuga ng gasolina dito. Ibig sabihin, ito ang diferensya, may diferensya. May sira, nasira na ito, may diferensya ito. So, ang ginawa po namin, ibinalik namin yung lumang fuel pump, yung isa, yung original, at the same, tinesting namin yung kung bumubuga ba talaga ng gasolina. Ang magandang balita, mas bumuga pa yung luma. Oh, yung lumang fuel pump. So, ang ginawa po namin, dinala po namin ito sa tindahan kahapon. Replacement nito for para mapalitan ito. Kasi sabi ng mekaniko, yung luma namin, baka daw mahina na yung function niya. So, kasi nasira na ito. Sinabihan ko mekaniko, pagdating ko doon, sir, nasira agad. So, 20 minutes lang nang andar, sira na agad. Hindi na ito nag-function. Mas nag-function pa yung luma. So, sabi niya, pwede naman itong palitan natin sa tindahan. Sabi ng mekaniko, nandyan sa tangke yung problema. Kasi bago ito nasira agad. Oh, so nasa tangke daw ang problema. Sa tangke. So, sabi niya, titingnan na natin bukas. Nakapag-desisyon kami ng Manoy ko na kami na lang yung magtatanggal para maka-discount ng labor kasi ang mahal yung labor Talaga ng bayad, wala nang, hindi kaya na sa busa. Oh, wala nang pera yung kapatid ko. Wala na. Nagla-landscape ito galing. Naubos yung kita niya sa pagla-landscape. Binayaran po kami ng 7,000, tag 3,500 po kami. Eh, ang problema, naubos na. 1,200 ito, yung labor, 1,200, 2,400 na. Galing yung, to 1,800 yan eh. Nahangin namin na ano. Oh, yung mula sa 1.8 na labor, no? Nakatawad kami ng 600. So, nagiging 1.2 na lang yung labor
na ibinayad namin. So, ngayon papalitan natin sa papalitan natin ito. Pero pero yung tinesting po namin yung luma, umandar na, gumana na, bumuga ng gasolina. So nakita namin na walang diferensya yung fuel pump. Oh, walang diferensya. So dito kami nag-ayos. Dito sa kabila may tangke ito ng gasolina. Dito. Dito sa ilalim. Oh, dito may tangke dito. So, ibinaba po namin yung tangke para makikita namin yung diferensya. Kaso, pagbaba man namin ng tangke, okay yung tangke. Wala naman problema. So, mayroon kaming nakita ng isang dahilan. Siguro yung hose mula sa tangke papuntang fuel filter. Tingnan natin yung hose. So, dito naman tayo sa ilalim. Kasi okay na yung tangke, walang problema yung nakita namin doon. So, yung fuel filter. Mula sa tangke, hinigo po yun ng pump at gamit ng fuel filter na ito para salain po yung gasolina. So walang problema dito, bago ito. Yun, bumubuga ito kaysa yung bago naming nabili na namatay agad. So ito nang tinignan namin, may hose kasi ito. Ito yung hose mula doon sa tangke. Pagtingin namin sa hose na ito, Yun pala ang may diferensya. Sira na yung hose, may mga butas-butas na. Ayaw mag-supply ng gasolina. Hinigop na namin ito makaraming beses. Ayaw pa rin, mayroon naman gasolina na lumalabas, pero kukunti lang. Parang may halo, parang may ano ba, parang may vacuum pag higop namin. Hindi yung buong-buo talaga yung, 'di ba, pag higupin natin yung gamit ng hose na yung tubig. Pag walang butas yung hose, buo talaga yung mahigop natin. Ang problema, parang may problema, parang may hangin talaga. So yun pala, hose. So pinalitan namin yung hose at inilagay namin dito lahat. Pag higop namin dito, buo na. At pinaandar namin itong fuel pump. Madali na itong paandarin. Madali na itong ititest natin kung gumagana ba ito. I-on lang ito, mag-on lang tayo ng yabe. Hindi naman i-ignite natin. I-on lang yung yabe. I-on, Luen, kung ano yung under ng fuel pump na ito. O, yun. Ito, umaandar ito. Okay, pag-stop, Luen. Ito, pag i-on yung yabe, humihigop na ito. Yung testing namin, dinitas muna namin ito. So ito yung forma ng natanggal natin. So tingnan natin kung pag-on ng yabi doon, kung bubuga ito ng buong buo. Sige. O ito, daming gasolina. Off, 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 off. Okay, kita niyo. So maraming gasolina. So ibig sabihin, nagpa-function yung fuel pump. Okay na yung fuel pump. So, nakita na namin yung dahilan kung bakit ayaw umandar yung sasakyan ni Eluen. So pag kabit namin lahat, sa uli na namin lahat, umandar na po ito. So tingnan natin kung umandar ba talaga ito. Ito pala yung diferensya. Ah, ito. Pakita natin yung hose. Oh, ito pala yung sira. Oh, may sira dito, 'di ba? May sano yung butas. Ah, ito. Oh, 'yun. Ito pala yung butas. Kaya nga yung humihigo po kami ng gasolina, parang may hangin. So 'yun pala paghigop ng pump, eh kasi may butas dito, ayaw makakuha ng gasolina, full na gasolina mula sa tangke dito. So ito pala yung problema. So ang dami na naming gasto. Sabi ng mekaniko, baka kulang sa gasolina. So nakabili na kami ng mga isang galon na ilang 4 liters. Una 4 liters, pangatlong beses ng 4 liters. Oh, pangatlong beses na, no? So mga 12 liters na yung nabili natin. Tapos may ano pa dito, eh, may reserve pa. Siguro naka 2 bill kayo ng 300, no? Bago natin nung kayo. So 300. So marami na po. Yung gauge na po, sabi ng mekaniko, walang gasolina. Oh, tiningnan namin yung gauge. Ang taas na, nasa gitna na po. Tingnan natin. Oh, yun, yung gauge. Nasa gitna na po, sabi ko, wala pa rin gasolina, wala pa rin kaming mahigop. Oh, yun. So pag i-on natin yung yabe, pupula yan. Pupula at aandar yung fuel pump.
magbibigay yun, magtutulak yun ng gasolina papuntang makina. So, yun, hose pala yung problema. Pandarin po natin. So, itong filter ito, ito yung return. So, pag yung hindi maubos ng makina na sinupply mula sa tangke, pag hindi ito maubos, i-re-return niya ito. At pinifilter na, sinasala na naman niya ito dito. Papunta doon sa tangke, doon sa ilalim. May tangke doon sa ilalim. So ito, gumagana na po. May sinasauli na po na gasolina. So yun lang po. Umandar na po. Salamat po. Pag tingnan niyo lang, ito lang yung mga basic. Baka sira yung carburetor. Pag wala, i-check niyo yung hose, fuel hose. Yung fuel hose kung nagsusupply ba ito, kung wala, so problema yung fuel pump niyo. Pero pag okay naman yung fuel pump, wala, hindi pa yun umandar, hindi. Tingnan niyo sa mga hose, baka sa hose lang. Katulad sa amin, hose lang pala yung sira. Oh, ang laki ng nagasto. Pero hindi naman natin malalaman agad kung ano yung sira. So, thank you po for watching. Bye!